ay magtaas ng dalawang kamay. So yung simula, sayang. No? So kinakailangan, sabi ko noon, magkasali ka sa talent competition. Kasi mula pala, nakita mo na yung talent mo. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba kayo? So, ganun din sa Diyos. No? Kung ibibigay mo yung nabis pa sa Panginoon, huwag sa kalagitnaan. Di ba? Huwag sa katapusan. No? Kasi mula pala, ibigay mo na yung nabis pa sa Panginoon. Amen? Kasi sa pagkalakitaan mo binigay yung nabes mo sa Panginoon, sa kalakitaan ka niya pagpapalain. Eh, paano yung simula ng buhay mo? Di, sayang yun. Kung sa huli mo sinasin mo, ibibigay yung nabes mo sa Panginoon, sa huli ka ibibless ng Lord. Tama? Paano yung simula na kayong kalakitaan mo? Di ba nasayang yun? Amen po ba? Naunawaan ninyo ako? So, ibigay mo yung nabes mo sa simula pa lang. Don't give your best in the middle of your life. Don't give your best in the end or the last part of your life. Amen. But give your best now. Nakikinig po ba kayo? Ibigay mo na ang the best mo sa Panginoon, ngayon pa lang, hindi sa kalagitnaan ng buhay mo. Hindi sa kalagitnaan o sa huling bahagi ng buhay mo. Don't just give your best in the middle of this year. Don't give your best
Don't just give your best in the end of this year, but in the beginning of this year, give now your best. Amen. Give your best, not in the middle of the service. Give your best, not in the last part of the service, but give your best in the first part of our church service. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. Everybody, hands lifted up. Bow down your heads and close your eyes. Taas ng dalawa kamay patungo ng langit. Eh sabi ko nga sa mga nagpapaawit sa akin bago ako pumasok, kasi inihintay niyo pagpasok ko, lalakas yung anointing. Dapat, kayo na ang nagpalakas. Amen. Para pagpasok ko, malakas na yung anointing. Eh, hinihintay pa ninyo ako eh. Pagdating ko, saka palalakasin yung anointing. Mali! Dapat pagpasok ko pa lang, bumubuhos na, for you alone are holy. Dapat gano'n na. Amen! You alone are holy. Hallelujah! And you deserve that glory. By Jesus, you alone. By Jesus, you Bible.
beginning in the Old Testament, the men and women of God raising their hands for God, bowing their heads for God, kneeling down for God, and lying on the floor for God. You can do the same. Pwede kong gawin. Ibig ko ng Diyos, madudimihan yung damit ko. Tapos madudimihan yung damit ko. Kita mo yung suot ko, buti yan. Krim yan. Pati sapatos ko. Pwede na po tayo kayo tumayo. Father God, if the people of the Old Testament, if the people of the New Testament, Father God, can stand before you, can lift up their hands towards you, can kneel down before you, and can lie down on the floor before you, bakit hindi namin ito magagawa? Lord, we can do the same. Father, we just want to say we love you. Father, we just want to say we worship you. Father, we just want to say we adore your name and we glorify your name. We just want to say, Father God, all beautiful things, all good things that we possess, all these things come from thee alone, O God. Only by your grace, only by your mercy. So Father, right now in Jesus' name, receive all our thanksgiving. We want to declare from the deepest part of our heart, you are faithful and you will be faithful forever. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Kami sabi po natin, true worship, tunay na pagsamba. What we did this day is a true worship. You can sit down. What we did this day is a true worship. Kami sabi, say it, true worship. Yung mong ayos na napakagandang mensahe ng Diyos sa pinamagatang, give your best to God. Say it, give your best to God. Give your best to God. The title, of the message for this day is give your best to God. Sa Tagalog, ano sa Tagalog yung give your best to God? Ibigay mo ang pinakamabuti, pinakamainam para sa Diyos. Give your best to God. In the book of Colossians 3:22 up to 24. Colossians 3:22 to 24. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eyes on you and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Balikan natin yung verse 22. Pakisabi, slaves. Pag sinabi mong slaves, it refers to the person whom you are serving, to the persons whom you are serving. Slaves refers to persons whom you are serving. Amen. Diba? Sino ang pinakamataas na tao sa Pilipinas? Ano sumasagot? Si Pinoy. Ano ang sabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Ibig sabihin, siya ay slaves. Amen? Siya ay alipin o naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Sa Kingdom of Jesus Fellowship, ako ang pinakamataas dito. Ay, hindi pala. Si Pastor Ragi pala. Sorry, bye-bye. So, nahihilig pa po tayo. So, pero, kami po ay naglilingkod sa inyo. Tama? Yes. No? Slaves, no? President Noynoy Aquino, no? Is a slave of the Filipino people. He said, he is
inaugural speech. He said to all the Filipino people, "You are my boss." Okay? Nakikinig pa ba tayo? So pag sinabi mong slaves, slaves refer to people whom you are serving. May tao pa ba rito? Slaves refer to people whom you are serving. Pag sinabi mong alipin, no, I mean, what I mean is this. Slaves, it means you are serving, amen, people. You are servant. Yun, what I mean. Yun nga, nabuti na lang, tinuruan ako Sir El Parit. Magaling ito sa English. Hindi pa matampuhin. It means, slaves, it means we are servant, amen? We are servant. Noy Noy is a servant of the Filipino people. I am your servant. Amen po ba? May tao pa ba rito? Ganun po yun. So slaves mean refer that we are serving somebody. We are serving someone. Yan, yun na yun. Sabi nga ni Ate Mercy. Get it? Get it yun. And sabi ng Bible, slaves, obey your earthly masters. No? Pinoy, President Noynoy Aquino, no? Admitted that he is a servant of the Filipino people. Inamin ni Pinoy na siya ay alipin ng mga Filipino. Amen. I am also your servant. Amen. Alipin. No. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to carry their favor but with sincerity of heart and reverence for the Lord. 23. Whatever you do, work at it with all your heart. In everything you do or whatever you do, work at it with all your heart. Anong ibig sabihin nun? Sa lahat ng gagawin mo ito ng buong puso mo or give your best. In everything you do, give your best. No? Don't sleep because you are not giving your best if you are sleeping. Okay? Whatever you do, do it with all your heart. It means do your best. Kaya dito nagsimula si Sir Elms yung ating pamagat. Anong pamagat natin si Sir Elms? Pamagat natin si Sir Elms. Ayan na. Give your best to God. Give your best to God. Many are not giving their best. Many are working, but not with their best. And many are working with all their best, but not for God. May tao pa ba? Guess mo ba yun? Marami ay gumagawa, hindi the best. At marami namang na gumagawa ng the best, hindi para sa Diyos. May tao pa ba rito? Hindi para sa Diyos. Give your best to God. Bakit natin kinakailangan ibigay ang the best natin sa Diyos? Bakit po natin kinakailangan ibigay ang the best natin sa Diyos? Number one, our lives came from God. Bakit natin kinakailangan ibigay ang ating the best sa Diyos? Sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos. Bakit natin kinakailangan ibigay ang ating buhay sa Diyos? Sapagkat ang buhay natin ay nanggaling sa Diyos. Why we should give our best to God? Why we must give our best to God? It's simply because that our lives came from God. Our lives came from God. Ang ating mga buhay ay nagmula sa Diyos. In the book of Job 33 verse 4 says, "The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life." Job 33 verse 4, "The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life." Ang Espiritu Santo ang siyang gumawa sa akin. At ang mga pangyarihang hininga ng Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng buhay. Kumuha ang Diyos ng putik ng alabok. Inanyuan niya sa inyong tao at inihinga niya ang kanyang Espiritu. From the dust, God formed a man. And He breathed the breath of life into the nostril of a man. And the Bible says, that dust became a living being.
ang alabok na iyon ay isang naging buhay na tao. The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. In the book of Psalm chapter 14, verse 1, letter A. Pag sinabing letter A, letter A lang yon. Hindi kasama yung sa baba yung letter B, kaya nga may letter A. Nakikinig pa ho ba kayo? Pag sinabing letter A, hindi kasama yung nasa baba. Ibig sabihin, the first phrase or the first sentence. Amen. Pag sinabing Psalm 14, verse 1, letter A, it refers to the first phrase or the first sentence, not including the second phrase, not including the second sentence. Get it? Nakuha ninyo? Pag sinabi mong awit 14:1, letter A, ang ibig sabihin, yung first phrase lang, yung unang parirala, or yung unang pangungusap lamang, hindi kasama yung pangalawang parirala, at hindi kasama yung pangalawang pangungusap. Psalm 14:1, verse letter A, the fool says in his heart, there is no God. Huwag niyo nang basahin na sa baba, hindi na kailangan yun. The fool says in his heart, there is no God. Ang sabi ng mga mamang, walang Diyos. The atheist. Napakarami niyan ng mga ateista. Sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa mga eskolar ng bayan. Mga rally ng rally at nagmamaasa sa kanilang mga sariling kalakasan, hindi sa kalakasan ng Diyos. Mga matatalino pero hindi naniniwala sa Diyos. Maraming mga mayayamang bansa hindi naniniwala sa Diyos. They don't believe that God exists. Many intelligent, many prominent people and nations do not believe in God. But the Bible says in Psalm 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. No, nakikinig pa ho ba tayo? The fool says in his heart, there is no God. Ito ang tingin sa magandang lang natin sa harapan. May tao pa ho ba rito? Bakit natin kinakailang ibigay ang the best natin sa Panginoon? Because our lives came from Him. Nagmula tayo sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos. Binigay ng Diyos ang ating mga buhay, kaya ibigay natin ang the best natin para sa Diyos. Next, we were created by God for His pleasure. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang karangalan. Next na po tayo po. We were created by God for His pleasure. Bakit tayo bumibili ng laruan? Para tayo sumaya. Bakit tayo inaaliw natin ang ating mga sarili? Para tayo sumaya. And the reason why God created us, para Siya ay sumaya. Ulitin ko ulit. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para ang tao ay sumaya. We were created by God for His pleasure. Ito ang hindi alam ng mga nasa religion. Yung pinagawa ko sa inyo kanina na pinatayo ko kayo, pinaluhod ko kayo, pinataas ng kamay ninyo, pinahiga ko kayo, ganyan ang ginagawa ng tao ng luma at bagong timan na hindi na nagagawa kayo. Mabuti pa ang mga Muslim, 5 times a day yan. Pero ang mga Kristiyano, hindi magawa yan, hirap na hirap. Magtaas lang na kamay, hirap na hirap, tinutukuran pa. Yung buko tayo kumikit, laging dilat ng dila. Nakikinig pa po ba tayo? Kneeling down before God, lying on the floor before God, raising our hands before God, these are all biblical. We must learn true worship. Bakit natin kinakailang ibigay ang dami sa atin sa Panginoon sapagkat ang buhay natin nagmula sa Diyos? Number 2, we were created by God for His pleasure. Nilikha ka ng Diyos para maging kaligayahan, maging kasiyahan niya. Bakit nag-anak ang mga nanay at ang mga tatay para maging kasiyahan ng kanilang mga anak? Pero aminin natin, maraming anak hindi kasiyahan ng magulang. Pero ang dahilan kung bakit nag-anak ang mga magulang,
kasi kasayahan nila ang kanilang mga anak. Ang araw ginagawang gabi. Ang araw ginagawang gabi ng magulang at ang gabi ay ginagawang araw ng magulang. Dahil gusto niya ang kanyang anak, kakalik na kasayahan niya ang kanyang anak. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? We were created by God for His pleasure. Dapat natin itong malaman na religions do not know this thing, this truth, this truth, this truth. But the Bible says, we were created for His pleasure. Shall we read Revelation 4:11? You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, or by your pleasure, they were created and have their being. By your will or by your pleasure, they were created. Will them. For you created all things, and by your will, they were created and have their being. Nakikinig pa ba natin? Magpasalamat tayo kasi may Biblia na nakalabas ngayon. Nakikinig pa ba tayo? Na itinuturo sa atin ang katotohanan, nilikha tayo ng Diyos para bigyan siya ng kagalakan. Bigyan siya ng karangalan. Tingnan ninyo, you are worthy, our Lord and God. Ano sabihin ng worthy? Karapat dapat ka. To receive, tumanggap ng kaluwalhatian, glory. To receive honor ng karangalan and power ng kapangyarihan. Kaya ngayon, marami ng religion, ginagaya na tayo, mga born again Christian. Nag-i-amen na rin sila, tumataas na rin ang kanilang mga kamay. At matapos silang manalangin, ito na rin ang prayer nila. Binabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng karangalan. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng pasasalamat, para lamang sa dakilang pangalan, sa pangalan ng Jesus. Amen. And that prayer is biblical. Many religions are now imitating us. Because we are in the truth. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Kaya pag tayo ay nananalangin, matapos tayong manalangin, di ba, Lord, binabalik namin siya ang lahat ng karangalan. Binabalik namin siya ang lahat ng pasanamat, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan, lahat ng kapangyarihan sa pagkasayin at sa pangalan ni Jesus. Amen. In the end of our prayers, we are saying, Father God, in Jesus' name, we bring back to you all the glory. We bring back to you all the honor. We bring back to you all the praise. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things by your will or by your pleasure. They were created and have their being. Hindi ako sinilang sa mundong ibabaw na ito para masunod ko ang gusto ko. Hindi ka sinilang sa buhay sa mundong ibabaw na ito para masunod mo ang gusto ko. Sinilang tayo sa mundong ibabaw na ito para sundin ang gusto ng Diyos. Amen? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Kung paanong sinusunod ang Diyos sa langit, dapat sundin din siya sa mundong ibabaw na ito. Let your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven. Alam na alam, bata pa ako, alam ko na ang ama namin na yan. Kaya mo rin nantahin yan. Hindi ko po ipinagmamalaki. Best in religion po ako. Pero hindi ko naunawaan ang ama namin. Naunawaan ko lang yan nung nagbasa ako ng Biblia. Ama namin, hindi pala ina namin. Ama namin, hindi pala rebulto namin. Ama namin, hindi pala santo namin. Ama namin, sumasalangit ka, hindi pala sumasatingting namin. Sambahin ang alan mo, hindi pala ang larawan. Sambahin ang alan mo, hindi pala ang mga rebulto at mga imahin. Sambahin ang pangalan mo. Ano ang sinasamba? Pangalan. Ama namin, hindi ang sino paman, kundi ang ama. Sumasalangit ka, hindi sumasa ang dako. Sambahin ang alan mo. At the age of 22, dito ko lang naunawaan kung ano ang katotohanan ng ako'y nakapagbasa ng Bible.
I am best in the religion. I know the Lord's Prayer since I was a child, I was a youth. In fact, I was best in the religion when I was still studying. I know very well the Lord's Prayer. Memorize ko ang Lord's Prayer. And I can sing Lord's Prayer. But I know that, but I do not know the real meaning of Lord's Prayer. Until I reached 22 years old, when I read the Bible, I learned the true meaning of the Lord's Prayer. Amen? Nakikinig pa ba kayo? Doon ko lang naunawaan. Ama namin, eh tao ngayon, dami tinatawagan eh. Ina namin, Buddha namin. Dami tinatawagan ng tao ngayon. Kung sino-sino tinatawagan, isa lang dapat pala ang tawagan. Ama namin, sumasalangit ka. Imbis na tumingala sa look up, dapat look up eh. Hindi ko, naghahanap na kung ano-anong iba, naghahanap na kung ano-anong rebulto eh. Wala ko rito yung Diyos, wala ko rito yung Diyos. Hindi yung Diyos. Wala ko rito yung Diyos. Naghahanap ng Diyos. Look up, look up. Sumasa langit ka. Amen? Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Nasaan ba ang Diyos? Nasa lahat ng dako. Nasaan pa ang Diyos? Nasa ating mga puso. May tao pa humar ito? Amen. Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Amen. At anong pangalan ng Diyos? Si Jehovah. Yes. And Jehovah God became man, and His name is Jesus. And Jesus returned to the Father in heaven, and He sent forth the Holy Spirit. At ngayon, sino ang kasama natin? Ang banal na Espiritu. Maraming tao hindi kilala ang Holy Spirit. Yes. In the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. But may I ask you a question? Do you know the Holy Spirit? Hindi nila kilala ang Holy Spirit. Do you know the Holy Spirit? Alam mo, you know, I used to be a member of a religion believing in a Trinity. Yes. We believe in one God with three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. But to tell you frankly and honestly, I do not know the Holy Spirit. Yes. But we believe in the Holy Trinity. We believe that there is one God and three and composes of three distinct divine personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. But I do not know the Holy Spirit. Eh, mas nakilala ko pa nga si St. Christopher eh. Kaya noon, meron akong kwintas ni St. Christopher. Tapos inabolish ng Catholic Church si St. Christopher. Hindi na uli santo. Kaya wala na uli St. Christopher. May tao pa ho ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Many people do believe in the Holy Trinity, but they do not know the Father well. They do not know Jesus well, and they do not know the Holy Spirit. Do you know the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Hindi ka nila kilala ang Holy Spirit eh. But they believe in the Holy Trinity, pero hindi nila kilala ang Holy Spirit. Nakikinig pa ho ba tayo? Makikilala lamang natin ang Holy Spirit na kapag binasa po natin ang Biblia. We will only know the Holy Spirit if we will read the Bible. Kaya alam nyo, nang narinig ko ang katotohanan ito, nasaktan talaga yung damdamin, nasaktan talaga yung puso ko eh. Yes. Sabi ko, tinitira yung religion ko. Pinanganak ko kung ganito, religion ko, dito na ako mamapatay. Sabi. Nagagalit ako pag ang preaching patungkol sa totoong Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia in the book of Revelation 4:11, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your pleasure, by your will, they were created and have their being." Bakit natin kinakailangan ibigay ang gabi sa Diyos? Number one, sapagkat nilikha tayo ng Diyos.
Totoo po, lumabas ako sa tiyan ng nanay ko. Minsan naisip ko yung nanay ko kasi patay na siya. Pero hindi ako humahagol ko. Dance with my mother again. Hindi ako humahagol ko. Bakit? Kasi yung alam ko yung nanay ko nasa langit na ngayon. Amen. Amen. Nasaan na miss ko siya? Nalulungkot din. Nalulungkot din. Miss ko nanay ko. Pero hindi ako humahagol ko. I miss the day when you were here beside me, Mama. Kasi alam ko yung nanay ko nasa langit na eh. Amen po ba? Tama ba rito? Pag alam mo na ang mahal mo sa buhay ay nasa langit na hindi ka dapat nalulog, hindi ka dapat umahagulgol. Amen? Mamimiss mo lang siya. Pero magpapasalamat ka sa Diyos, Lord, salamat po ang nanay ko nasa langit na. Amen? Palapakan natin si Lord. Sino rito ang takot mamatay? Sino takot mamatay? Ako takot mamatay. Ang takot lang mamatay, yung alam mo pupunta ka ng impyerno. Pero pag alam mo pupunta ka ng langit, hindi ka takot mamatay. Amen. Ang takot lang mamatay, yung mga pupunta ng impyerno, pag alam mo papasok ka ng langit, hindi ka takot mamatay. Philippians 1:23. You will only afraid to die if you will not go to heaven. But if you will go to heaven, you will not be afraid to die. There's no fear of dying. Amen. Ang mga takot lang mamatay, yung mga pupunta ng impyerno. The moment that you got born again, the fear of death will be abolished. Mawawala, will be canceled. May tao pa ho ba rito? The fear of death. Ang mga takot lang mamatay, yung mga pupunta ng impyerno. Nung ako'y na-born again, hindi na ba ako takot mamatay? Hindi na. Eh, anytime, namamatay naman tayo. Diba? Marami tayong kasama sa church na ito, hindi na natin kasama kayo, di ba? Kamakailan lang, nakita natin, tumutugtog pa, hindi na natin kasama. Kamailan lang, pumapalakpak pa, tamataas pa ang kamay, hindi na natin kasama. Lahat tayo mamamatay. Kaya dapat huwag tayong matakot mamatay. Each one of us will die. All of us will die. But there's no fear of dying. If we know, we will go to heaven. Ganun po yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa. Next. Yan. God gives us, gives each one of us assignment or assigned task or rule to fulfill. Each one of us, God gives each one of us a sign task or rule to fulfill. Itao pa ho ba rito? Pag ikaw ay nurse, kahit anong gawin mo, nurse ka talaga. Pag ikaw ay engineer, kahit anong gawin mo talaga, engineer ka talaga. Kasi you are destined to become a nurse. You are destined to become an engineer. Tama, itao pa ho ba rito? Ano sabi ni President Erat? I was destined to become a president. Sabi niya, 13th president. We have a destiny. Each one of us. God gives each one of us assigned task or rule to fulfill. May tao pa ho ba rito? Lahat ng mga kamag-anak ko, mga businessman, businesswomen, but I dream to become an engineer. May tao pa ho ba rito? But that dream doesn't come true, didn't come true. May tao pa ho ba rito? Because I am not destined to become an engineer. Amen? I am destined to become a preacher. May tao pa ho ba rito? May tao pa ho ba rito? Let God open our eyes that they may see, that we may behold the beauty of the Lord, the truth about our calling. God gives each one of us assigned task or rule to fulfill. Romans 12:6a, letter A. Kaya kami letter A. 12:6, letter A.
We have different gifts according to the grace given to each of us. We have different gifts according to the grace given to each of us. May kanya-kanya tayong regalo, may kanya-kanya tayong kaloob na bigay ng Diyos. Yung iba ay tinawag ng Diyos para magturo. Ang iba'y para mangaral. Ang iba'y para kung ano-anong mga role ang binigay sa atin ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo ba, pati yung bansang ating kinalalagyan, pinili ng Diyos yan. God gave us different role, different tasks to fulfill. Even the nation, the country where we are in right now, dito talaga tayo kinalaga ng Diyos. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo, wala akong planong manirahan ng Amerika. Dahil ako'y Pilipino. Wala akong planong manirahan ng Japan dahil ako'y Pilipino. I will visit America, I will visit Japan, but I will stay in the Philippines because I am a Filipino. Amen? Eh, hindi kaya yaman pag nasa ibang, pag nasa Pilipinas ka, hindi. Bakit yung mga Chinese yumaman sa Pilipinas? Di ba? Lusyutan. Henry C. Di ba mga Chinese yan? Saan yung mama niyan? Sa Pilipinas. I will visit different nations, but I will not live in that nation because I am a Filipino. I will stay in the Philippines because I am a Filipino. Amen? And here in the Philippines, God will bless me abundantly. Amen? Because the God of America and the God of Canada is also the God of the Philippines. Amen? Amen? Let those who are living in the Washington, D.C. of America come to the Philippines. Come to the Philippines. Amen? And be blessed here in the Philippines. Amen? I will not go in America and stay in America and live there in America because I am not an American. I am a Filipino. Amen? May tao pa ho ba rito? In fact, many Chinese become wealthy here in the Philippines. Tama? Tama ba ako mali? Tama. Di ba maraming Bombay, maraming pera ngayon yung mga Bombay, may mga utang pa kayo maraming Pilipina, di ba? O. Oh. Saan sila yung mama? Sa Pilipinas, punta ka ng Divisoria. Nako, punta ka ng mga 168, mga Divisoria Mall. Ang yayaman, mga boss dyan, mga in-check, hindi nga marunong mag-Tagalog eh. Hindi marunong mag-Tagalog.